Rising Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga karespeting bahay na nakapunod ngayon. Tuluyan na ngang lumayo sa bansa ang bagyong Florita na ngayon ay may international name na Maon. Alamin na natin kung ano ba ang epekto nito sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, August 25. Makita natin ngayon din sa ating latest weather satellite image ang sentro nitong severe tropical storm Florita na ngayon ay may tinatawag ng international name na Maon ngayong umaga sa labas ng Philippine Air Responsibility o PAR. As of 3 a.m. this morning, matatagpuan ito sa layong 905 kilometers west of extreme northern Luzon at may maximum sustained winds ito na 100 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness o bugso ng hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Patuloy na paglayuan ng bagyong Florita ay hilahin ito at pahihinain ang southwest monsoon o buhabagat. Kaya asahan natin na mababawasan na rin ang mga pagulan sa western sections ng northern at central Luzon. May umiiral na high pressure area rin sa loob ng Philippine Air Responsibility o PAR na matatagpuan naman dito sa northeast at ng northern Luzon. Kaya asahan natin na mas maliwala sa panahon na rin sa mga susunod na araw. Inalis na rin ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal Warning sa anumang bahagi ng bansa, kaya balik trabaho na sa trabaho at eskwela na uli doon sa mga lugar na nagkaroon ng suspension kahapon. Ngayong araw ng Miyerkules, dito sa Luzon, umaga pa lang ay may maaring maranasang light rains sa Ilocos Region, Zambales at Bataan dito sa Central Luzon. Samantalang pagdating ng hapon hanggang gabi, light to moderate rains na rin ang aasahan sa malaking bahagi ng Luzon dulot ng mga localized thunderstorms. Ibang pag-iingat pa rin dahil maaaring pa rin itong magdulot ng flash floods and landslides dala ng mga inaasahang pagulan. Good news naman sa mga sa Visayas, umaga pa lang may mga pagsikat na ng araw na aasahan dahil na rin sa pansamantalang pag-ina ng habagat. Pero pagdating pa rin ng hapon hanggang gabi, may moderate to heavy rains pa rin aasahan dulot naman ng mga localized thunderstorms na maaaring mabuo sa hapon at magtatagal hanggang gabi. Dito naman sa Mindanao, dahil na rin dito apektado ng habagat, sa umaga ay makakaranas dito ng maaliwalas na kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao, maliban na lang sa mga pagulang nararanasan ngayon dito sa Sulu Archipelago. Pagdating ng hapon hanggang gabi, may mga heavy to intense rains na rin mararanasan sa halos buong Mindanao, dulot naman ng mga localized thunderstorms na maaaring magtagal din hanggang gabi. Patuloy po tayong mag-ingat sa mga possible flash floods and landslides dahil sa mga inaasahang pagulan. Naglabas ng gale warning ang PAGASA sa mga baybay na Batanes at Babuyan Islands, Western Seaboard ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Pinag-iingat ang lahat ng mga sasakyang pandagat na iwasan munang pumalaot sa mga apektadong karagatan dahil na rin sa mga pag-alog maaaring umabot sa 3.4 meters ang taas. Ito ang itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang ilang minuto bago sumikat ang araw. Maaliwalas sa kalangitan sa umaga ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila ngayong araw ng Huwebes. Sa mga oras nito, wala tayong natatanaw na anumang mga pag-ulan sa anumang bahagi ng Metro Manila, pati na rin din sa mga kalapit na lalawigan nito. Pero may mga paasahan pa rin tayong mga pag-ulan sa hapon hanggang early evening dito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dulot pa rin ito ng mga localized thunderstorms sa magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa mga lalabas ng bahay at sa mga may pasok sa trabaho at schools, huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong o kapote, panangga sa ulan dahil inaasahan natin may mga pag-ulan pa rin tayong aasahan ngayong araw ng Huwebes. Sumikat ang araw 5:43 a.m. samantalang sunset naman mamayang 6:13 p.m. ng gabi. Ako po si Edwin Rosales, nag-atid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Huwebes. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po dito sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Balik tayo sa studio.